Pare, cellphone to na nagkaka-crush sa'yo. Crush ka nun, no? Hindi ah. Papaniwala ka naman doon ka na Jimbo. Eh, sino ba talaga si crush mo? Secret nga eh, di ba? Nakaintindi ka ba ng secret? Kailangan babae at saka lalaki ang magkasama. Okay. Lucas Infante, Cindy Gomez, alik kayo. Kayo magka-partner. Swerte! Tulong! Sino naman yung dalawang yun? Delikado yun. Baka mapunta sila sa laot. Isida, Cindy at Lucas mo ba yun? Oo! Eh, ano ba pong ginagawa natin dito? Ilitas na po natin sila. Kinausap ko na yung caretaker, naghahanap na sila ng bangka na mag-rescue sa kanila. Eh, ang hirap yata ng rescue team dito eh. Ngayon ko na-realize na nag-care ka pa rin para sa akin. Oo na, oo na. Meaning ko na. Ayoko pa rin may mangyayari mas masayo. So, okay na tayo? Sana. Eh, nasa dagat pa rin tayo eh. Mas gusto ko nga ito eh. Sana forever na ganito. Sila! Please! Ano ba sila? Saan nyo? Sugatan, nasaktan, ano? Ano? Okay lang ba kayo? Apo. Since, tara na. Teka lang. Halika. Halika na kayo. Sige na. Ikaw, sumunod ka na rin, okay. Ha? Apo. Tara na. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Magbihis ka na. Teka lang. Ano ang problema mo, ha? Akala ko pa naman worried ka for me. Oo nga, worried nga ako sa'yo. Kaya pala bigla ka nawala. Kasama ka ni Lucas. Eh, hindi naman sinasadyo. Maiwan kami sa dagat eh. Tsaka okay na kami. Kaya, balik na natin dati nating friendship. Pareho kayong part ng buhay ko eh. Oo nga. Pareho kaming part ng buhay mo. Pero siya friend mo lang. Ako ka-MU mo. Alaking kaibahan nun. Sinasabi mo, ha? Diba sabi mo basta lagi lang tayo magkasama, masaya? Diba ganun lang yun? Kahit na Cindy, magkaiba pa rin yun. Huwag doon nakikita ko yung nilukas magkasama, nagsiselos ako. Dapat ako lagi mo kasama eh, hindi siya. Hoy, adi ka talaga eh, no? Kagaling mo lang sa tubig, nasa tubig ka na naman. Memorable to eh. Kasi, sa tubig kami nagkabati ni Cindy. Jesus! Bati na pala sila. Eddie, tuntua ka na naman. Daga mo. Ba't parang masaya ka? Diba ayaw na ayaw mo nagkakaayos kami? Dati yun, no? Wala kasi akong magawa nun eh. Siguro kaya na-insecure ako sa mga taong happy. Pero ngayon okay na ako. Meron na kasi akong inspiration. Alam mo, siguro kaya natuwa ka kasi si Cindy tsaka si Bastena. Wala na pag-asa maging kami ni Cindy. Hindi, no. Pwede nga lang sana. Ayoko na maging sila. Tibo ka ba? May gusto ka kay Cindy? Excuse me. Tatanga-tanga ka talaga yun, no? Babae ako. Girl. O, di may gusto ka, beste. Ew! Yuck! Hindi, may magka-level. Eh,
ba't bigla ka nagbablush? At saka yung mata mo ba't pinakumikin ng kinang? Hinang-hinang, okay? Ewan ko sa'yo. Sa akin naman ang punta yung usapin niya. Ikaw naman yung obvious na obvious. Mayroon ko pang gusto kay Cindy. Ano? Hindi mo lang maamin, di ba? Diba? Oo, kaya pa di mo maitignan si Basti. O, tignan mo nga si Basti. Basti. Wala naman siya dito eh. Basti. Cindy. Sarah Luna. Cindy. Basti. Tama na. Basti. Basti Luna. Tama na sabi. Ewan ko sa'yo. Buna, baby, kung ka. Cindy. Sigod. Basti. Ewan. Basti. Che. Sarah Luna. Cindy. Scenes! Tawag na tayo ni Miss Ida, alis daw ta. Yeah. Okay. Okay ka. Sige, okay ka lang ba? Kasi nagulat ako sa'yo nung nawala kayo dun sa dagat eh. Okay lang ako, no? Sigurado ka? Oo. Oh. Hindi ka ba natakot? Hindi, magkasama naman ako eh. Si Lucas. Uy! Anong nangyari sa inyo? Ito nga eh. Okay na sana kami ni Lucas. Maiksaya na ngayon si Basta, inis daw siya kasi nagsiselo siya. Nako, sino ba ang taong hindi magsiselos, no? Eh, kayong dalawa lang magkasama doon sa dagat. Kaibigan ko rin naman si Lucas, eh. At mas happy ka kapag kasama mo siya. Di naman palagi. Pareho sila importante sa akin. Pero, feeling, mas mahalaga sa'yo si Lucas. Kasi, di ba siya naman talaga-talaga gusto mo? Talagang-talaga. May sinasabi ako, wala naman, di ba? Wala nga, pero tingnan mo, obvious, oh. Obvious? Oo, kasi mas okay ka kapag kasama mo si Lucas, okay kayo. Yung tipong happy-happy ka pag okay kayo ni Lucas, no? Kaya alam mo, feeling na feeling ko talaga, love mo pa rin siya. Balikin na nga, tagal-tagal. So talaga? Ginagawa mo dito? Ikaw naman? Bata-bata mo, ang dami-dami mo ng wrinkles. Problema mo. Sisindi kasi. Ano, nag-away kayo? Di ba nga, kasama sila ni Lucas kanina. Sa tingin mo, nararamdaman ko ngayon. Isa pa, parang naging happy siya yun. Kasama sila, di ba? Samantalang, hirap akong i-please sa kanya. Baka kasi love na yun. Eh ikaw, love ka ba niya? Hindi. Eh, alam ko naman yun eh. Sinabi ko na rin naman sa kanya na maghihintay ako. Pero parang labo. Alam mo, mahirap talagang ma-inlove dun sa tao na hindi naman inlove sa'yo. Eh, ikaw ba? Pag na-inlove ka ba sa isang tao, eh, wala namang gusto sa'yo. Anong gagawin? Simple-simple lang naman yung tanong mo eh. Mas easy pa nga yan sa mat eh. Siyempre, kung saan siya masaya, kung ano gusto niya, eh di, doon siya. Ganun lang? Magpaparaya ka lang? Ang tawag sa ganong klaseng love, hindi selfish. Paano naman ako magiging masaya kung pagkasama ko yung taong mahal ko? Hindi naman siya masaya, di ba? Ganun lang kadali sa'yo yun. Eh, ayaw nga sa akin eh. May pilit ko ba yung taong ayaw sa akin? Pero syempre, nalulungkot din naman ako, di ba? Kasi nga, mahal ko yun. Pero yung mas mahalaga sa akin, yung kung saan siya magiging masaya. Sige na. Hinahanap na tayo nila, Miss Ide. Tara na. Uuwi na daw tayo. Just...
Kayo! Tara na, inalap na tayo. Kayo din, date kayo ng date. Excursion to, no? Kana. Kumusta yung excursion niya? Okay naman po. Medyo na-late nga lang. Ewan kasi sila sa isla. Aba, buti naman at okay kayo sa isla. Eto naman kasi yung si Miss D. Wrong timing. Kung kailan mag-outing tayo sa ako binigyan ng seminar. Dad, medyo busog pa po pala ako. Tsaka nagda-diet ako eh. Akit na po ako ah. Naku, kung alam ko lang. Akala mo hindi ko alam? Kakausapin mo naman yung picture ni Sebastian Luna dyan. Hindi ah. Magre-review kayo ako. Sige, alis na ako. Lukas, kanina ka pa nakatungo ah. Kanina ka pa nakatulala. Nagda-drugs ka ba? Hindi na pwede magtanong. Hindi. Sige na. Sige. Pwede, magtanong ka. Noong first time niyo bang ma-inlove? Tapos na-heartbroken kayo. Kalimutan niyo kagad yung babae. Eh, kama eh. Cause love never dies. Alam mo nung araw, nung ma-inlove ako, kapag hindi ko nakikita yung babae, malungkot ako. Nalimbis ko siya. Pagkatapos kapag nagagalit siya sa akin, ang lungkot-lungkot ko nun. Eto matindi. Kapag nandyan siya sa harap ko, say-say ng pakiramdam ko. In love na in love ako sa kanya. Ngayon ang first love. Kasi po, parang gano'n yung naramdaman ko kay Cindy. Aba, ang ibig sabihin niyan, in love ka pa rin sa kanya. At mama, matatapos din yan. Oo nga, ikaw, papangit ka. Papangit? Hindi ako sanay. Ma, nako mama, masasanay ka din. Tanyet, anak. Ma, I'm sorry. Pinalaki niyo at inalagaan. Lahat ginawa niyo para sa akin. Para maging maayos ang buhay ko. Pero, hindi man lang po ako nakapag-thank you. Kinahiya ko kayo. Ma, I'm sorry. Anak, naiintindihan naman kita eh. Kung ano man yung ginawa mo, hindi man mababawasan yung pagmamahal ko sa'yo eh. Anak kita, lahat gagawin ko para sa'yo. Sabi ng mami ko, bata pa raw ako. Alam ko lang i-spell ang love, pero hindi ko pa alam yung meaning. Oo, hindi ko nga talaga alam. Hanggang sa madapa ako at matisod. Doon ko lang na-realize na meron pa palang ibang meaning ng love bukod sa mga nababasa ko sa mga books ko. Truth number one. Cute pala talaga si Baste. Truth number two. Di naman pala talaga siya loser eh. Kasi, truth number three. He makes me happy. So ngayon, meron na akong sariling definition ng love. Hindi na siya galing sa internet at hindi na siya galing sa mga books. At higit sa lahat, secret ko lang ngayon. Kasi ang definition ng love for me is letting him go. Letting him be.
Oh. Namasal lang kayo, lumungkot na yung mga tugtog mo. Kanina pa ako inaantok dun sa labas dun sa tinutugtog mo. Palitan mo naman. Tay. Hmm. Pag gusto mo ba isang tao, tapos hindi ka niya gusto, bibitaw na ba kayo? Alam mo, gusto mo talaga yung tao, siyempre, gagawin mo lahat para magustuhan ka niya, di ba? Ayun, kung talagang hindi pwede, tsaka dahan-dahan mawawala. Ako dati, ganun, ginagawa ko, hanap ako ng iba. Pero, yun noon, bago ako makilala ng nanay mo. Makilala ko ng nanay mo, eh, ginusto rin niya ako kagad eh. Wala, mago. Tama kayo, Tay. Komplikado palang ma-inlove. Kunting bagay lang, sakit-sakit na. Hindi mo nibig sabihin pag bumitaw ako. Hindi mo nibig sabihin, hindi ko na siya mahal, di ba? Kaya ka nga bibitaw eh. Alam mo, minsan, ang pinakamaganda o pinaka-epektibong pagpapakita ng pagmamahal mo sa isang tao ay yung hayaan mo siya kung saan siya masaya. Mahal mo siya, kaya ka bibitaw. Baby. Po. Okay lang ba kung matutulog na ako? Natutulog na kasi ako eh. Opo. Sure naman kaya mo na yan, di ba? Sige. Sige po, ako na lang po mag-check mga pintuan. Thanks, baby. Po. Good night. Thank po. Sa'yo yung katang ginawa ko. Talaga? Galing mo naman! Tama si tatay. Pag galing talaga sa puso, kusang lumalabas yung gusto mong sabihin. Pero akala ko, nasabi ko na lahat sa kanta, pero di pa pala. Bakit? Ano pa bang gusto mong sabihin? Alam ko, Cindy, bata pa tayo. Siguro, pag nakarinig sa'yo matanda dito, pagtatamanan lang ako. Kasi ang totoo lang, talagang mahal kita, Cindy. Basta pag mahal mo isang tao, gagawin niya lahat para sa'yo. Kahit na masaktan ka, okay lang. Basta okay siya. Ano ba yung sinasabi mo, ha? Kung issue, si Lucas pa rin. Sige, iwasan ko na siya. Basta huwag ka nang galit. Hindi, Cindy. Sa ka masendong ka. Tutal, huwag mo na lang akong itindihin. Matatapos din to. Tutal, tapos na yung kantang ginawa ko para sa'yo. Tapos na rin tayo. Anong sabi mo? Tinatapos ko na sa'yo, Cindy.
Pinapakawalan na kita. Gusto kong maging masaya. Tawag dyan? Karma. Ngayong break na kayo ni Baste, sino ang next victim mo? Bakit kaya wala nang ginawa mga tao kundi magsakitan? Halimbawa ako, kay Baste. May problema sa kasi, yama lamang kaysa hindi. Yun yung iniiyakan ng anak mo. At si Lucas? Ngayong out of the picture na si Baste, pwede na maging kayo ni Lucas. Ayaw ko naman ng ganon. Ganito ba talaga pag lumalaki ka na? Baste! May usa ka babae nga. Kahit ano ang mangyari, di ka paiyak ko, di ka saktan. Sino ang kuya nai? Di ako. Yung nanay. Alam ba rin mo nga, kapag nag-iyak ka, sasaktan ako. Thank you.